Hello. Hello. I'm Ella. I'm Marie. And we're Common Rooms featured makers for September. Woo! Yes. Woo! Party. Today we'll be answering your questions from Instagram stories. What are some tips for beginners? Any books, lessons, or references you can recommend? What are your inspirations when doing art? And best books to read as a creative? Ah, malaman tong question na to. Yes. Tips for beginners, una sa lahat, medyo ano na to, gas-gas, pero practice talaga yung kailangan. Find time to draw. Basta immerse yourself in inspiration. Tama ba? In inspiration. Yes. Para... Sabaw. Sabaw. Sorry, ang aga pa kasi, guys. Hindi pa nag-function yung utak. Anyway. Ano yun ulit yung sabi ko? Find time to practice. Kasi sa practice mo makikita kung ano yung mga techniques na gusto mo ina-apply, kung ano yung medium na gusto mong gamitin. Dedicate time for practice talaga. Sir, I would say practice talaga. And kaya-gaya. And practice in the sense na just pick up your pencil and sketch if gusto mo. Saka ano, para medyo guided din yung practice. Ito ginagawa ko lalo na nung nagsa-start pa lang ako. Naghangin. Meron akong secret folder ng mga gawa ng mga idols ko. Tapos ginagaya ko sila sa sketchbook ko. Hindi ko sila pinopost. For practice lang talaga. Like, tinitingnan ko kung paano nila ginawa yung certain stroke, certain painting technique, gaya-gaya for practice. What are your inspirations when doing art? Ako, daily life yung inspiration ko for doing art. Nakikita around the house, experiences as introvert. So, mga tungkol sa books, sa mga tsaagan. For me, whatever comes to mind, dinodrawing ko na. Yung imaginary sunsets ko, yung mga tiny house, tiny worlds. Tapos, best books to recommend to creatives. I think unanimous. Unanimous bilang dalawa lang kami. Big Magic. Then, it helped me for productivity, for tendencies by Gretchen Rubin. If you want to know more about yourself, ano yung creative type mo? What's your creative type? Tapos ako naman, aside from Big Magic, yung Big Magic dito nawawala sa listahan ko ng favorite books to recommend to people. Ito, maganda siya, Creative Ink. Series siya ng books. Merong Creative Ink, merong Craft Ink, saka merong Art Ink. Pero ito yung pinakagusto ko sa kanilang tatlo kasi tungkol sa pagiging freelancer. Show Your Work by Austin Kleon. Series din siya. Yung una is Still Like an Artist. Yung last, Keep Going. Pero ito yung pinaka-favorite ko sa kanilang tatlo because it shares tips on how to show your work. As creatives, yun yung mahirap sa atin minsan. Sinasarili lang natin yung gawa natin. Also, favorite ko to, Becoming a Successful Illustrator. Marami kasing freelance books out there. They only discuss yung mga general practices ng freelance. Itong Becoming a Successful Illustrator, tungkol talaga siya sa lahat ng aspects ng illustration. So, very specific. And ito, medyo heavy, pero maganda din. The Artist's Way by Julia Cameron. Nakatulong siya sa akin to get through so many creative blocks. So, maganda siya. Medyo ano lang siya, mahirap lang siya i-digest kasi mabigat yung topics niya. Tapos, meron siyang 12 chapters and recommended na you do one chapter every week. Kasi nga meron mga assignments and mga guide questions. So, yun ang aking mga big suggestions. Who is the big spender when it comes to art tools and books? Art tools. Books. Meron kami ownership yan, issues. Yan yung mga books. Kapag may nagustuhan na akong material, bibili na ako ng duplicate. 12, ganun. Ganun, oo. Like, meron siyang mga 156 na pencils. Oh, ganun. 34 na highlighter. Ako, meron talaga akong budget for books. Pero these days, hindi ako masyadong umu-order kasi mahirap i-ship. Who's the hoarder? Next. I think ikaw. Probably me. Meron akong duplicate ng mga art materials na favorite ko. Favorite kong brush, favorite kong pencil, favorite kong sharpener, favorite kong eraser. Ikaw hoarder pero ako impulse buyer. Yeah, I would say.
Retail therapy. Okay. Who steals her sister's art tools more? No one. Kasi meron kami ownership issues. Yeah. Nakita niyo naman yung Big Magic. Pwede namang magheraman, pero tig-isa pa kami. What's mine is mine. How did you find your art style? Art style for every artist is constantly evolving. Like, I mean, hindi ka mag-a-arrive sa certain style. Siguro merong signature look yung gawa mo, pero dahil nag-change ka din sa person, wow. Wow. Big word. Inevitable na mag-change din yung style mo over time. Ako, ano lang, nung bata pa ako, tanda, lola. Mas lenient ako sarili ko when it comes to art style. Like, hinahayaan ko lang na I do what I want to do, tapos figure out ko na lang later ko ano yung connecting thread sa lahat ng gawa ko. Pero these days, mas deliberate yung pag-develop ko ng art style. Like, bago pa ako mag-start ng isang piece, I decide na, okay, I want to make this illustration flat para lahat ng steps that will follow, ko-control ko yung sarili ko from adding too many details. Ngayon, mas nag-a-apply sa akin yung being deliberate about what effect I want to achieve. And I think hindi ka dapat mabox ng art style. Yes, parang good thing na mahanap mo yung art style mo. Pero what happens after you find the art style? Sabi nga nila, ano daw, mas dapat hanapin mo yung voice. No art. Kasi yung voice mo is hindi siya mabilis ma-change. Hindi siya kasing fluid ng style. Kahit mag-iba-iba ka ng style, basta yung sinasabi ng art mo is constant. Oh. Yun yung mag-de-define sa body of work mo. Wow! Okay, so summary, find your art voice and not your style. Para nagjo-joke. Pero seryoso po kami. How did you find your color palette? And what are your favorite color combinations? Mas seryoso ko yung art using watercolors. From there, parang na-form na yung palette ko. Oo, over time, yung earthy colors like burnt sienna, burnt umber, olive green, parang iba-ibang shades ng green, navy blue, terracotta, yung mga ganun. Basta earthy. Pero these days, medyo nasa kabilang spectrum ako ng earthy, medyo mas vibrant, like color ng sunset. Parang when I find a certain color palette, I usually stick to those colors. And then like parang add and subtract na lang if I feel like it. Ako naman, napansin ko yung color palette ko na nag-emerge nung medyo hoarder pa ako ng art materials. Nung medyo. Meron akong props dito, pero hindi ko alam kung makikita niya. Meron akong pencils. Meron akong gouache. Saka meron akong mga markers pa and mga parang wax crayons. Tapos, hindi kasi ako bumibili ng sets. Bumibili ako ng isa-isa. Individual. Tapos napansin ko na lang na pare-parehong colors na yung binibili ko. Iba't ibang klaseng art materials. So, yung color palette ko is yellow, pink, ice green, smalt blue, and dark green turquoise-ish. So, yun yung constant sa palette ko. How do you build the color palette you use for a project? So, ito specific naman yung question niya. Kapag project, client work, nanghihingi ako ng color palette from them. Kasi baka meron na silang brand colors na kailangan gamitin. Or kung wala naman, I give them a questionnaire. Tapos from the questionnaire, depende sa answers nila, I will come up with several color palettes for them. So, magpipick out ako ng, ano, ng keywords dun sa mga sagot nila. Kunwari, gusto nila ng earthy, moody, pastel, ganyan. Uh-oh. So, hahanapan mo ng colors. Or hindi yung i-impose mo sa kanila yung, ano, yung lavender, ganyan. Pero gusto talaga nila medyo dark yung, ube purple. If you're not confident with sa sarili mong judgment, there are tools, parang building color combinations. Uh-oh. Favorite namin personally, Coolors. Coolors. Yun, super helpful. How do you stay motivated when creating? Reward system. Tsaka deadlines. Deadlines number one. Yes. Kasi based dun sa four tendencies na book, yung tendency namin is rebel. And yung mga rebels, nahihirapan sila to become accountable to others and to themselves. Yes. Themselves. Yes. Grammar ka, girl. One line on themselves lang. So, yun.
nahirapan yung mga rebels to be accountable to themselves. So, yung best way for me to combat that is to set deadlines. So, kahit yung mga personal projects, tinatry kong bigyan ng deadline yung sarili ko para ma-make sure na magawa sila. Minsan physical rewards, minsan self-care rewards. Yes. Day off, ganyan. Uh-oh. For the two of us, nung quarantine, it's rewarding ourselves with... Lasada. with weekends. Like, meron kaming nakaset na... Papanoorin or gagawin na hindi work or art-related, mga ganun. How do you get out of a creative rut? Do you ever experience art fatigue? Art fatigue. So, yung art fatigue is ayaw mo nang mag-art. Pareho tayo ng, like, opinion. Don't drag you into this. Okay. Okay, boomer. Important kasi na you honor your seasons. If hindi mo feel, I think personal art-wise to kasi syempre hindi man titigil yung mundo pag ayaw mo mag-art tas ayaw mo din mag-client work. Parang, good luck sa'yo. sana tayo pupulutin gano'n. Honor your season. Pag hindi mo feel, hayaan mo lang, like, just go with the flow. And dun sa season na ayaw mo mag-art, pwede ka naman gumawa ng ibang stuff, reading book. Have other creative outlets na hindi yung main na drawing or making things. So, pwede kang manood ng mga movies for inspiration, magbasa. Oh, like, parang don't feel guilty na parang, nanood lang ako ng movie. Oo, kasi lahat ng mga nangyayari sa mga non-art time mo, it will fuel your art eventually. Did you ever experience art fatigue? I think part naman siya ng process. Lalo na ngayon na parang sobrang laki ng pressure sa mga artists na hindi ka lang mag-post ng isang araw. Parang unfollow, gano'n. Like parang, ano ba yan? Hindi naman so siya. Nakakapagod talaga siya. Pero gumagawa lang ako for myself talaga. Mm-mm. Tapos kung gusto ko i-share sa inyo, edi share ko. Pero kung ayaw ko, edi ayaw ko. Rebel talaga. I think that's one important thing to note also na yung iba kasi probably nag-a-add sa fatigue nila yung constantly having to think about what to post. Pero parang chill ka lang. Pag wala kang art. Pag meron, edi meron. Sabi din, meron din ako nabasa na know when to give yourself tough love. Kasi minsan mamaya, kung ikaw na mismo, napapansin mo na, teka, ang tagal ko nang hindi nag-art. Tapos yung alam mo na, nire-resist mo na siya. Pagsabihan mo yung sarili mo, give yourself tough love na parang, wait lang, baka kailangan na natin ng discipline. How do you avoid burnout? Burnout. How do you avoid burnout? Burnout. Especially when dealing with deadlines and deliverables for your art. I like. Working on several things at a time. Like kapag nagsawa na ako dun sa isa, pwede ako lumipat dun sa isa. Tapos alternate sila hanggang sa matapos pareho. Para lang may variety. Saka take breaks din. Importante din yung breaks. Robot ka, girl. One thing you love about having a creative sister and one thing you hate. Siguro yung may kabatuhan ka ng ideas. Yun yung hate. Oo, yung may kukontra. Yung feel na feel mo na yung art mo. Pero biglang, ayun pa nga. Okay. Client ka, girl. Art director. Yeah, pero I think yun. Kunyari, pag may idea ako na parang, girl, parang gusto ko ito gawin, ganyan. Tapos nakabala ng kunento mo. Tapos sabi niya, parang may nakagawa na niya. Pakiulit mo. Tapos di pa na siya nakikinig. I can hear you. One thing you hate. Wala naman. Wow. Sisterhood. Okay, next question. How would you describe your style as a business owner? Wow. Style as a business owner. Pareho kami, we're type B people. Mas spontaneous, intuitive. Hindi masyado. Must go with the flow. Oh, hindi masyadong, let's get it. Telepathy. Telepathy. Let's get it. Ay, yun. So, mas chill. Like, meron naman kami mga plano, guys. Don't get us wrong. Mas slow pace. How to overcome self-doubt as an artist, especially in selling merch, because onti lang bumibili. Don't equate your value as an artist sa sales. Yung sales, meron nilang seasons. Minsan malakas, minsan mahina, minsan crew.
tumbleweed talaga yung ano, yung sales. Yun, wag mong i-equate yung value ng art mo and yourself as an artist with the money you earn from it. Ang importante is you continue making art and ipaghiwalay mo yung art practice mo sa business practice. Find the balance between what the customer wants and what you want to offer. Like, I mean, hindi naman pwedeng laging, okay, this is what sells. Yun lang. And hindi naman pwede na, okay, ito lang yung gusto kong merch. Yun lang. Without listening to the client. Oo, like, parang find the balance between the two. Like, happy ka, happy yung customer mo. So, happy lahat. How are you future-proofing your business? Sa ngayon, hindi natin alam yung future. YOLO! Ako, yung pinaka-ginagawa ko ngayon is naghahanap ako ng more avenues for my products and services. Advocate ako for ano? Wow, advocate. For multiple income streams. And dati naman, meron akong income streams. Pero ngayon, mas gusto ko pa siyang dagdagan. Lalo na, parang 2 out of 3 of my income streams yung affected by the pandemic. Yung retail and yung workshops. So, walang gatherings ngayon. So, walang workshops. Pero, nabalik ko na naman ng konti yung retail kasi meron ako online shop. Pero gusto ko pang mag-offer ng mas maraming services and types of products na hindi limited by shipping. So, mga digital products, mga printables. How did you build your portfolio for clients as a freelancer? Pressure ako. Yung portfolio ko, visit niyo yung website ko, ellalama.com. Sorry, intro. Here. Ano, yung laman ng website ko, kung mapapansin nyo, bisitahin nyo ah. Tapos sabihin mo muna itong video na ito. Open a new tab. yung laman ng website ko, mostly personal work. Kasi ito, hindi ko alam kung unpopular opinion siya, pero your portfolio should act as a magnet for future work na gusto mong ma-attract. Kasi yung iba, ang advice nila is to put your best work. Pero yung best kasi is very subjective. Like, mamaya best siya for the client, pero hindi siya best for your future vision para sa sarili mo. Or pwedeng best siya na nagpapakita ng skills mo, pero hindi yun yung gusto mong i-develop in the future. Maganda na meron kang mix ng client and ng personal work. Pero ako, mas maraming personal work talaga yung sa akin. And true enough, nakaka-attract siya ng projects that I enjoy working on. Kasi yung mga big name clients, pwede mo naman siyang ilagay sa about page mo na I've already worked with this and this and that and that. Pampabango ng pangalan. Pero when it comes to the actual work, yung portfolio mo should be filled with things that, to quote Marie Kondo, spark joy. Kasi aanhin mo yung sobrang daming projects from companies and malalaking clients kung hindi mo naman siya enjoy gawin. Any productivity tips? So, pareho kami ng planner, pero I don't know if pareho kami ng system. Yung first column is for myself, mga personal to-dos. Then yung second column is for work to-dos. And yung third is like, kunyari kung may Shopee ako. Like financial records, if kunyari may binayaran ako sa bank, ganun. So, ako naman, yung pinaka-productivity tool ko is tong, wow, promotion, Design Hatch. Available. In commerce.com. Yung monthly calendar, naka-color code to, hindi lang makikita masyado. Meron akong separate color for work deadlines, for personal, tapos yung newsletter ko, subscribe kayo guys. Mga pang-online shop na tasks. Tapos nilalagay ko lang lahat dito to keep track, tapos hina-highlight ko lang kapag natapos na. So yun, ilista niya lang lahat ng kailangan gawin. I think mas ano, mas madaling tandaan kasi, and mas madaling gawin yung mga bagay kapag nakalista sila kaysa yung nasa utak mo lang sila. Any experiences with people who just want to be close to you because of connections? Wow. So, ang reality is, wala po kayo mapapala sa amin. Wala po kayo mapapala sa amin pag naging close kayo sa amin. Like, sobrang sabaw lang kami forever. Like, kung gusto niyo tumawa, minsan may life lessons parang ganito. Wag niyo kami kakausapin na sobrang aga. Or sobrang late. Mga 2 p.m. to 3 p.m. lang. Yan, meron kayo 2 p.m. to 3 p.m. 1 hour lang. meron kayo makukuha na gems.
After mga 3:30, wala na. Medyo ano na. Medyo nagde-deteriorate na yung quality ng conversation. Parang ginagawa mo, oh, wala. So, ano, uy, Ella, parang meron akong problema sa ganito. Tapos sabihin mo, ano sabihin mo? Parang, okay lang yan. O, magsasabi na seryoso, tapos sabihin joke. So, seryoso ka ba or joke? My life is a joke. Okay. Dito tayo sa mga fun questions. Random. Nabuhayan, nabuhayan na, no? Ito na po, ito na po yung... Ito na po yung hindi nyo inaabangan. Or baka ito yung inaabangan nyo, hindi natin thank alam. You for, thank you for tuning in. For listening to our thoughts. So, ito na yung mga let's, trigger words na. Let's go to the most awaited. Okay, favorite snacks. Kung hindi nyo na itatanong. Kung hindi nyo na itatanong. Okay, mukbang po pala ilo. Cheesy. Na cheese. This is not sponsored by Leslie's. Cheesy. Pear. Meiji. Oh! My ultimate favorite. Ito, sobrang ito yung pinakamaraming nagtanong. Oo. Like, parang, sige, hindi na lang kami mag-art. Mga BTS questions. Yes. Nandito na tayo sa BTS questions. So, ano ba talaga to? Art Q&A ba talaga to or BTS Q&A? Hindi namin alam. Who is your bias and bias wrecker? And who is your favorite BTS member? My bias is yung Kimin sa akin and si Jin. Si Jin. Si Jin talaga. Sok Jinie. Wrecker. Wrecker. Hobby. Hobby and Namjoon sa akin. Hobby and Namjoon. Yung record ko si Yoongi at saka sige na si Namjoon. Napilitan. Okay, nasa record na siya. Hindi ko na pwedeng bawian. Pero favorite member ko talaga. Si Tete. Sobrang kulit niya, guys. Feeling ko. Pero lahat sila gusto namin. Yeah, OT7. OT7. Favorite member OT7. Tete. Cause, you know, he's a bao. Yeah. Sobrang relatable niya. Who's the bigger BTS fan? Of course, it's Bang PD. It's Bang PD, guys. You should manager Sejin. Sa aming dalawa wala. Hindi, si manager Sejin talaga siya, si Bang PD. Like, mas marami na ba akong napanood na content? Tapos ikaw, mas marami ka nang na-explore na music. Una ko silang nagustuhan sa variety show eh. Sa variety show and sa reality show. Then, second yung music. Pero yun, I think who's the biggest... Bigger. BTS fan. I think it's Madeline Sablada of Ezo Shop. Thanks for recruiting us. Our recruiter. How did BTS change your lives and how did they inspire your art? Wow. Change your life. So ngayon, I think bumibili na ako ng merch. Oo, bumibili na ako ng merch. So hindi ko na i-re-reveal ko anong binili ko. Pero nandun na sa level na gusto ko na ng album dahil gusto ko na ng photobook. Dati naman, like, mahilig na ako sa mga bagay-bagay. Pero hindi ako bumibili ng merch. Like, I think happy addition siya sa life ko. So, I think hanggang lola ako, feel ko fun pa rin ako. Wow. Commitment. So, pag lola na, sabihin ko sa mga apo ko, mga apo. Pakinggan nyo to. Dionysus. Tsaka number two. La la la. My God, Jimin. Okay, how did BTS inspire your art? I think indirectly, kasi parang na-block niya yung mga nega vibes outside. Oo, so, kung hindi ako nanonood at nakikinig ng BTS, baka... Dark and wild. Danger. Danger. Uy, dun ba yung danger? Hindi ko alam eh. Hindi pa namin memorize yung discography, guys. So, huwag na kami i-judge siya. Baby army ka. Ako, like, mas, I think mas visible sa art ko eh. Kasi may mga art ako na directly inspired by them. Yung change ng color palette ko is... Lahat na ng art niya purple. Like, lahat ng art ko lately may purple. Oh, borahe. Ami, borahe. Do you plan on making BTS fan art or merch? Sa ngayon, like, gusto ko lang siyang... Siguro fan art.
Yes, pero merch. Meron ako secret fan art, pero isa pa lang naman. Uh-huh. Like, I mean, gusto ko lang siyang enjoyin. Ayokong i-pressure yung sarili ko into selling them. Like, uh-huh. I mean... Like, meron akong pact sa sarili ko na hindi ako magsesell ng fan art. Like, well, yung fan art for personal enjoyment ko lang. Uh-huh. Personal opinion lang namin siya. Yes, final question. Kung may one chance ka na ma-meet yung bias mo, anong una mong gagawin? Iiyak, tapos pwede na ako mamatay. Ako, I think diretso pa. May yanggi! Oh my God, pag na-meet ko sila, wala na. Wala na. Baka hindi ko sila ma-meet eh. Oh, there. So yeah, that's it guys. Yes. Thank you. Thank you for sending in your questions. And don't forget to subscribe to Common Room's YouTube channel. YouTube channel. And Patreon. Yes, and Patreon will be taking over this September. We hope we answered your questions. We hope you enjoyed the video. And we hope may napulot kayo dun sa one-hour window na may substance kami. kung may questions ba kayo, you can message us, pero 2 to 3 p.m. Okay, remember. Kung gusto nyo naman tinusagot, 2 to 3 p.m. Okay, sige, hindi ganun lang. Kung may BTS questions kayo, message nyo din kami. Kahit hindi namin alam kung anong ira yun. Anyang! Anyang! Okay.